Umalma ang vlogger na si Tony Fowler sa isang komento ng netizen na kung saan ay pinapakialam umano ang kanilang vlog. Hindi kasi nagustuhan ng netizen ang video ni Tony na kung saan ay naglalambingan si Tony, ang kanyang partner, na si Vince Flores sa higaan. Minasama ito ng netizens, ayon sa komento, ay pati daw ang pagsiks nila ni Vince ay sinasapubliko na din. Dagdag pa sa komento ay tila malungkot na ang buhay ni Tony dahil kailangan na nilang isapubliko maging ang pribado nilang buhay para lang makakuha ng simpatya ng tao dahil sa pera. Pati personal na pagkakanton kailangan isapubliko. What a sad life, laging nagsusumamo ng affirmation ng public. Kailangan laging ibibida ang private moments para sa pera. Para sa fame. Kawawa ka naman Tony Fowler. Money is everything to you. You will be crazy if all those things ay mawawala sa'yo. Buwelta naman ni Tony Fowler ay mas kawawa umano ang utak ng nagkomento kung walang pera dahil wala daw itong ipangbibili ng pagkain at pangbabayad ng bills. Kung ayaw di umano ng netizens ang reality show nila ay wag na lang daw manood. Ito daw ang realidad ng kanilang buhay, kaya naman kung gusto di umano ng netizen ng mga pabebe na vlog ay ibang vlogger na lamang umano ang panoorin nito. Mas kawawa ka kung ang utak mo ay hindi ka mababaliw kapag walang pera. Panoy ka kakain. Magbabayad ng bills. Makakabili ng bahay at magkakasasakyan para hindi nagko-commute. Ayusin mo yung pag-uutak mo. Kung ayaw mo huwag kang manood sa reality show. Realidad kung gusto mo ng pabebe dun ka sa ibang mga YouTubers magpunta. Samantala, naibahagi naman ni Tony sa kanilang mga manonood na gusto na nito magka-baby, ngunit dahil pareho sila stress sa trabaho ni Vince Flores, ay tila malabo pa na makabuo silang dalawa. Pinayuhan naman si Tony ng kanilang mga followers na magpahinga umano sila, para magkakaroon na sila ng anak. Gusto ni Mommy Oni, magka-baby. Sinusubukan niya pati pagpipils hininto niya ginagawa niya ang part niya to have baby Tyrone, ikaw. Oo pagod. Pero bigyan mo ng time. Bigyan mo ng effort. Kung meron man, dagdagan mo effort. Dapat pareho kayo ng level ng understanding at level ng pagkakagusundo. Kaso, yung effort mo napupunta lahat kay Teronia. Nakuha mo na ang love ni Teronia, yung ibang importanteng bagay din pagsikapan mo. Yung magkaroon ng baby na gusto ng partner mo. Hindi lang love making ang hinahanap ni Mommy Oni, yung effort sa part mo para ma-achieve nyo ang goal nyong magka-baby. Bata ka pa nga. Nakita ko yung ganyang desire ng kay Mommy Oni na magka-baby. Sobrang nakakakaawa, friend ko. Minsan masasabi mo parang baliw na. Every maliit na symptom, nahihilo lang, mag-agad. Ilang PT ginawa niya. Ilang ultrasound sa pag-asang meron na. Ang tagal niyang hinitay, ang tagal niyang pinangarap. Every single symptom na excite. Siya na kahit kaunting hint ng hesitation na wala yan, wala sa kanya. Yung hope lang makikita mo sa mata niya and excitement na meron na. Then turns out every single time after ng PT o ultrasound, wala pala. Masakit yan sa puso ng babae. Pero walang kasing sakit pag feeling mo nag-iisa ka sa journey na yan. Na yung partner mo, hindi nakakasabay sa pangarap mo na yon. Masakit and mahirap pa sa may postpartum. This time gets ko na si Tony about Vince. Ang lahat ng tao alam si Vince palaging mabait. Pero off cam minsan wala siyang fake kay Tony. Knowing Tony, yari ka talaga pag wala kang pake sa nararamdaman niya. Again Tony is a narcissist, kailangan siya lang talaga iniisip mo. Kaya pag makaramdam yan ng ganyan, dun ka nagkamali Vince. Si Tony pa pala naghahabol sa six. Diyos ko Vince. Okay na din na wag ikaw magiging ama Vince kasi real talk, hindi ka pogi Vince. Sorry ha. Sa pogi magpapabuntis yan si Tony. Mabait ka Vince pero hindi kayo ni Tony para sa isa't isa, pang magkaibigan lang talaga kayo. Tutal nagsimula naman love story nyo sa mali, habang sila pa ni Rob, naglandian kayo, kaya ganun yun. Sorry Tito Vince. Ginagawa niyang reason si Vince para di na sila magbaby kumbaga kasi hinahalin tulad niya si Vince sa iba niyang ex. Na baka pag nagbaby sila magaya kay Teronia na walang father din. Nag-advance siyang mag-isip. Sa palagay ko ginagawa niyang reason yan kasi wala na siyang feelings kay Vince. Siyempre since nawawalan na siya ng feelings kay Vince, kaya ayaw niya na magka-baby.
Di nyo ba pansin gumagawa lagi si Tony ng pag-aawayan nila ni Vince, kahit maliit na bagay? Di lang madirekta ni Tony si Vince na makikipaghiwalay siya. Hinahanapan ni Tony ng isang pagkakamali si Vince o yung gagawin niyang butas para makipaghiwalay. Sabi nga niya dyan sa vlog niya, hindi siya pang-asawa at mabilis siyang magsawa.